mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Mag-iisang taon na magnobyo si Karen at Baron. Pero hanggang ngayon ay di pa rin nakikilala ng lalaki ang pamilya ng nobya nito. Palaging dinadahilan ni Karen na wala ang parents niya sa bahay nila. Ngayon naman ay sinabi niya na nasa probinsya mga ito. Ni hindi pa nga siya nayatid ng lalaki sa mismong bahay nila, palaging sa kanto lamang. Kung ano-anong dahilan lang na imbento ng babae, basta makaiwas lamang siya na maihatid ng nobyo sa kanilang tahanan. Paano naman kasi ay natatakot siyang iwanan ito pag nalaman nito ang totoo na hindi naman talaga siya kayamanan. Babe, bakit ba kasi ayaw mo magpatid sa inyo? Sabi ni Baron, isang gabi galing sila sa trabaho at nagdadrive ito ng sariling kotse. Ano kasi, alam mo na baka kung anong isipin ng mga kapitbahay namin, wala magulang ko tapos napunta ka doon, diba? Sabi niya rito. Ganyan na rin ang dahilan mo dati, kahit nandyan ang parents mo. Tsaka sa labas lang naman kita yati, diba? Makita ko lang nasip ka, ayos na ako doon. Bakit naman mag-iisip ang mga kapitbahay ninyo, eh hindi naman ako papasok sa loob ng gate, diba? Pangungulit pa ng lalaki. Basta babe, itetext na lang kita pag nasa bahay na ako, okay? Sabi niya rito. Hindi na nakipag-argumento pa ang lalaki. Dahil alam niya na aawain lang siya ng nobya kapag nangulit pa siya. Agad naman na napaisip si Karen. Balak niya rin namang sabihin sa nobyo ang totoo. Pero paano kung di siya matanggap nito? Mahal na niya ang lalaki hindi dahil sa pera nito. Sa kabila kasi ng yaman ay napakabuti ng puso ni Baron. Nare-respeto siya nito bilang isang babae. Pag-uwi niya sa kanila ay agad siyang nagmano sa kanyang nanay at tatay. Kumain na sila ni Baron ng apunan sa isang restaurant kaya hindi na siya makakain pa sa bahay nila. Inuwian niya na lamang ang kanyang mga magulang ng mga pagkain. Oy, anak! Ano ito? Tanong ng kanyang ama. Carbonara po yan, tatay. Marami iyan. Hati kayo ng nanay, ha? Malambing na sabi niya bago umakyat sa kwarto at nagbihis. Pero hindi pa siya nagtatagal sa loob ng kwarto ay kinatok siya ng ina. Nang pagbuksan niya ito ay tila kinikilig ang matanda. May bisita ka, anak. Ikaw, ha? Naglilihim ka na sa amin ng tatay mo. Pero ayos lang yan. Nasa edad ka na naman. Sabi nito. Nagtataka siya na bumaba sa sira-sira nilang hagdanan. At nanlaki ang mata niya na makita sa sala si Baron. Kausap nito ang kanyang ama. Babe? Sabi niya. Sinulyapan lang siya ng lalaki. Inisip niya kung galit ba ito sa kanya. Oh, siya. Ito na pala ang dalaga namin iyo. Diyan na muna kayo, ha? Sabi pa ng kanyang ama. Magalang naman na tumango ang kanyang nobyo. Nakangiti pa ito sa dalawang matanda pero pagbaling ng tingin sa kanya, e biglang sumeryoso ang ekspresyon nito. Nagagalit ka kasi mahirap ako? O eto na, eto lang totoo. Mahirap ako, hindi kami mayaman. Naluluwang sabi niya. Handa na siya sa kung anong mangyayari. Alam niyang anumang oras sa yalis na ang lalaki at iiwanan na siya. Tumayo ito sa kinaupuan sa tapat niya. Pero nagulat na lamang siya nang hindi ito lumabas ng bahay at may sinabi sa kanya. Nagagalit ako kasi nagsisinungaling ka. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang beses kitang sinusundan? Sabi nito, sabay akbay sa kanya. Nagulat naman si Karen sa ginawa ng lalaki. Hindi niya akalain na alam pala ng nobyo ang estado niya sa buhay pero tanggap pa rin siya nito. Pagkalipas naman ng 3 taon ay nagpakasal ang dalawa. At dumating na nga ang kaarawan ng kanilang anak. Oh, blow the candle, baby Kate. Masayang sabi na mag-asawang Karen at Baron sa kanilang anak. Ngayon na yung unang kaarawan nito. Nakangiti ang lahat at kompleto ang kanilang pamilya. Naroon din na magulang nilang dalawa. Natuwang-tuwa at giliw na giliw sa kanilang mga apo. Laking pasasalamat naman ni Karen sa Diyos dahil alam niya na siya na ang pinakaswerteng babae sa buong mundo. Na binayayaan ng isang lalaking maunawain, magalang at mapagmahal na asawa. Para sa kanya ay wala nang higit sa kanyang napangasawa na si Baron.
Kayo, anong aral masasabi nyo sa kwentong ito? Comment down below kung anong masasabi mo. So once again, si Tamoxki TV muli ito. Kita-kita tayong muli sa susunod nating mga video. Fizz out!